Shoutout nga po pala kay Raymond Pakasit. Siya po ang ating comment of the day. What's up mga kabrus? Welcome back to my channel. At sa akin po mga bagong viewers, ako nga po pala si Lil Jay Song. At ngayong araw, sigurado marami na naman po kayong matututunan sa ating pong pag-uusapan. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay about po sa pag-edit sa BibaCut Pro. Paano po ba dito mag-edit? Tuturuan ko po kayo ng mga basic po muna paano mag-edit ng video dito sa BibaCut Pro. Kaya para hindi na po tayo magtagal, tara, umpisa na po natin. Sige po, umpisahan ko na po ang pagtuturo. Narito na po ko sa ating video editor. Punta po tayo sa create. Then pipiliin ko po yung example ng magiging video po natin. So ito guys, yung napili ko. Yung magiging halimbawa po ng vlog natin. Next lang. Then, so ganyan po nakaposition yung ating video. Ang una po kong gagawin ay punta po ko sa edit clip. Then hahanapin ko po yung kanyang transform. Punta po tayo sa transform, then rotate po natin. Rotate. Yan. Nai-rotate ko na po. Pull. Pull. Pipili lang po kayo kung pull or fit screen. Yan guys. So yan. Sa atin pong pag-edit dito, pangunahin ay punta tayo sa text. Gusto po nating malagyan ng title. Halimbawa, lalagyan po natin ng title. Halimbawa, Lil Bro. Lil Bro Edition. Yan. Yan ang napili kong title. Then, na-done ko na po. Done. Then, palitan ko po yung pants niya. Kaso, walang pants. Add pants. So, wala po kong internet. Palitan ko na lang ng kulay. Ito pong kulay. Yan ba? Yan. Or white. Ito na lang na dilaw. Then, stroke po natin. Lagyan natin ng stroke. Then, shadow. So, yan po guys. So, na-edit na po natin yung title niya. Lil Bro Edition. Then pagkatapos, ito naman pong pagkat. Paano po ba yung pagkat or pagtrim niya? Dito po tayo sa edit clip pumunta. Ito pong split, bibiyakin po natin. Ganyan po yung pagbiyak niya. Lagyan natin ng split. So yan po. Simple lang naman po, pipindutin natin itong split. Ba, nagkamali po tayo ng, sa pagsasalita. Gaya po ng halimbawa nitong aking ginawa na video. Marami po ko ditong mali-mali na pagsasalita. Ang gagawin lang naman po natin para maalis po yung pagkakamali natin. Ito pong split. Then pagkatapos, ito po na naibukod na natin, nabiyak na. Buburahin na po natin yan. Punta po tayo sa delete para maalis po yon yung kanyang pagkakamali. So yan. Then, nabawa naman yung video po natin, madilim. So yung ano po niya, contrast, yung brightness niya, i-adjust po natin. Gusto po natin babaan. Yan, tataasan po natin. Hanggang 50. Tayo na po yung magtitimpla kung gusto po natin maliwanag o madilim. Yan. Yan na pong bahalang mag-adjust. So yan po.
saturation, sa contrast niya. Yun na pong mag-a-adjust. Titimplahin po natin hanggat sa maging maayos po yung kanyang kulay. Yung liwanag niya. Sharpen, meron ni sharpen, high. So marami po siyang pwede nating i-adjust. Shadow, tsaka green. Meron ding big knitting. Yan. So yan yung big knitting niya. Yan yung po yung magiging kulay din. Pindutin lang po natin yung apply to all. Itong check na ito. So yan, i-apply to all na po natin. Yung ano po niya, halimbawa, yung sound naman po niya, mahina. Kailangan nating dagdagan. Punta po tayo sa volume. Itong volume, pwede nating isagad hanggang 200. Pwede nating ilagay sa 200 po. So yan, i-adjust na po natin. Then, ito pong filter. Yan. Pwede rin tayong pumili dito ng magiging filter po natin para mas mapaganda pa po yung video natin. Pipili lang po tayo. Yan, pwede din natin i-adjust. So yan, pwede natin i-apply to all clips. Apply to all clips. Pwede na, din natin na alisan ng volume. I-mute lang po natin. Mute. Click lang natin yung mute. Pag gusto nating alisan ng sound at lalagyan natin ng music. So yan. Pagkatapos niyan, guys, kung lalagyan naman po natin ng sound, click lang po natin tong music. Download in device. Sa device mo, pipili ka po ng music. Yung mga sound mo. Pipili ka po dito. Ba, itong wall cracking sound. Yung napili ko na magiging sound. Yung volume ko, i-adjust ko din. Feed in. So yan po. Then play ko na po. Yan. So yan po guys. Nai-add na po natin yung ating sound or music. Pag gusto naman po nating dagdagan ulit ng video, click lang natin po itong additional para makakuha po tayo na ulit ng videos. O, pipili tayo ulit. Yan. Pili po tayo ulit. Lalagyan lang po natin. Ba, ito na ang aking nagawa. I-add lang po natin ulit. Next. Yan. So, yan po yung kinalabasan nitong ating mag-edit. Simple lang naman po dito mag-edit sa VivaCut Pro. Sana sa pagtuturo ko sa pagka-cut po natin, sa pag-trim, nilagyan po natin ng nilagyan ko po ng music, nilagyan po natin ng title. Sana nasundan niyo po yung pagtuturo ko, yung paggamit ng FX po or yung filter, yung paggamit natin ng filters, tapos yung pag-adjust sa brightness, contrast. So yun po muna guys, hanggang dito po muna yung aking pagtuturo. Sana'y meron po kayong natutunan sa akin pong ginawang video.